Matindi ang pinsalang tinamo ng welding shop kung saan sumabog ang isang acetylene tank kahapon sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Isa ang nasawi habang anim ang nasugatan sa insidente. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Sa kuwang ito, ilang minuto lang matapos ang pagsabog sa isang welding shop sa Quezon City, kita ang mabilis na pag-rescue sa nasugatang trabahador na ito. Sa lakas ng pagsabog, wala na siyang saplot at sunog na sunog ang balat. Wasak din ang buong shop sa Santa Catalina Street ng Barangay Holy Spirit, lalo sa pagsabog ng acetylene tank ng shop. Nag-welding daw ang mga trabahador nang mangyari ang insidente. Hindi ko nga alam kasi tumalsik ako eh. So saan ka na pinulot kanina sa kalsada na rin? Ang mga bakal sa loob na yupi na parang mga lata at ang mismong tangke anime papel na napunit. O ngayon lang po nakakita ng ganyan din talaga na klase ng pagsabog na ano po ng acetylene eh. Parang naplat talaga yung bakal niya. Sa sobrang lakas ng pagsabog, tumila po ng mga trabahador ng shop na nasa loob ng mga oras na yon. Kaya naman ang ilan sa kanila, dito na sa kalsada nakita. At ang bubunga naman ng shop, tumila po sa mga kaharap na bahay. Basag din ang bintana ng kapitbahay ng shop at nadamay ang kotse nila. Eh, biglang sumabog lang, tapos may umuusok na po dyan. Tapos nag-roll lahat ng mga, tawag dito, yung mga yero. Tapos hanggang natamaan pati yung mga glass namin sa taas, bumagsak sa kotse. Nakakatakot kasi hindi ko ma-explain eh. Patay ang trabahador na nakilala sa pangalang Junjun. Sugatan naman ang anim na iba pa. It looks like he's the one closest to the blast site itself. So he sustained around 70 to 80% of third degree full thickness burn. He also sustained a gaping wound in the head. It's probably from that tank itself. Hirap ang makausap dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, ligtas na raw sa kapamakan ang isang ito at tatlo pa niyang kasama na isunugod sa East Avenue Medical Center. Gano'ng kalakas yung pagsabog na lakas ko. Bingi nga yung hotel. Ano yun? Kumusta yung pandinig? O? Kumusta yung pandinig? Namamig. Hirap ang ito? Hirap. Dugo-dugo pa. Yung mga burns nila ay superficial, partial superficial thickness burns. Primarily dito sa may mukha nila. Lahat sila ay gising, maganda yung kanilang vital signs. Kasalukuyang ang assessment namin ay walang panganib sa kanilang buhay. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. May similarity yan doon sa mga LPG explosion na nangyayari. Minsan yung control niya, nung knob niya, naglilig doon yung gas. Baka outdated pati luma, di ba? May mga kalawang, may mga damage. Pero tiyak nang may pagpapabaya ang shop ayon sa BFP. Tulad ng pag-imbak ng krudo sa gilid lang nalabag daw sa safety precautions. Hindi humarap sa camera pero tiniyak ng may-ari ng shop na tutulungan ang mga biktima. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries at damage to property. Marisol Abdurrahman, GMA News.